Ano ba? Ano na? Saan na ba nakalagay ang aking puso? Pag-ibig ba? O laro lang? Ang aking pinapaso? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na? Ano na? Ano na? Ano ba? Ano ba ang kalagayan ko? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na? Ano na? Ano na? Ano ba? Ano ba ang kalagayan ko? Pare pake, usap lang, pwede bang huwag mo na langan? Mahal ko siya at pwede bang huwag kang makialam? Masakit na pero ginugusto ko to. Ano ba ang sabihin niyo? Alam ko ang totoo. Sinasabi niya na ang puso niya'y tumitibok pa lang sa akin. Pero isang tiglam, tumalikod lang. Iba na ang kanyang sinasabi. Ano ba? Ano na? Saan? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na? Ano na? Ano na? Ano ba? Ano ba ang kalagayan ko? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na? Ano na? Ano na? Ano ba? Ano ba ang kalagayan ko? Sinasabi niya na ang puso niya'y tumitibok para lang sa akin. Pero isang iba na ang kanyang sinasabi. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na? Ano na? Ano na? Ano ba? Ano ba ang kalagayan ko? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na? Ano na? Ano na? Ano ba? Ano ba ang kalagayan ko? Nilalamig. Napakalamig ng panahon natin. Ang pakalamig ng panahon ngayon. Kaya naman ang dami nating mga nararamdaman sa ating mga katawan ngayong oras ito. 4:33 at kapiling natin. Walang iba kundi si Mr. Jong Madaliday. Welcome! Hello sa mga nakikinig. Hello sa mga nanonood. Hello sa iyo, Jong. Wow! Hi, DJ. Hi, how are you? Mo lahat ng mga gusto mong batiin, lahat ng mga kumakain. Talaga, sa sobrang lamig na panahon ngayon, binabati ko yung mga, yung Jesus ko, yung mga nagmamagandang mga bebe loves ko. Ang pangit! Ba't nagmamaganda? Ay, mga magaganda, syempre. Ano ba? Nako, ano ba? Bakit sa song mo yan, Jong? Itong song na to, kwentuhan mo ko tungkol saan yung ano ba? Itong ano ba tungkol to sa mga ano, mga nalilito sa pag-ibig, syempre. Lahat naman tayo napagdaanan yung mga ano ba na tanong. Sige, kung bibigyan mo ako ng limang ano ba na question na nangyari sa buhay mo, bigyan mo ako ng lima. Top 5, Jong, let's go. Bakit ang gwapo ko? hindi kasi sinabi diba? Bakit? Ay, di ba na? Ano ba? Ano ba? Oh. Ano ba? Ba't ang gwapo ko? Ayun! Yes, next! Next, Dong! Next! Isa, dalawa. Second. Ano ba batang puti ko? Okay! Number 3! Ano ba nagtataka pa rin ako straight talaga yung buhok ko? Okay, number 4! Alam naman yun. Number 4! Ano ba? Talagang, ang gwapo ko! Dalawang beses mo na siyang nasabi. Okay, ano naman ba? Panglima. Panglima. Mm-hmm. Ano ba ba't ang gaganda ng mga supporters ko? Yan! Tayo, and of course, maraming salamat sa iyo, Jong, sa pagkakataon ko si Pierido. At ito na natatapos ang ating programa. Maraming salamat. Thank you so much. Anyways, Jong, go with us.
Joke lang. Anyway, Song, ito, pag-usapan natin dahil yung mga so far, so good, nabalitaan ko ito, napakagandang balita dumating sa akin. Before pala, dito sa nilabanan mong contest, mamaya ko nasasabihin mga katigang para surprise. Yeah. Before dito, ikaw pala, isa sa mga naging R&B trending star ng YouTube. Share mo naman sa akin, ano bang nangyari dito sa pagiging trending mo nung mga nakaraang taon? Taon ba? Ilang years na ba? 14, 16. Ah, 2014. Sige, way back 2014. Kwento mo sa akin, bago pa ang career mo talagang matagumpay na yun. Ano muna yung start nito? Ganito yung nangyari. Kasi, sisimula natin sa unang panahon. Unang panahon. Okay. Kasi ganito talaga eh. Oo, sige. Nung guwapo pa ako, nung 2014. Sige, okay na yan. Sige. Dati talaga sobrang ano nangyari? Sobrang mahihayin talaga ako. Mahihayin ka? Hindi ko in-expect na ganun may nangyari na parang puputok yung... Basta puputok yung video. Hindi ka nakabas mo. Okay. Anyway, sige, kwento mo sa akin. Ano nangyari sa YouTube? Paano ka na-discover dito? Kakanta sana kami ng wedding ng... uncle ng friend ko. And... hindi namin na-expect na, hindi lang pala kami kakanta kasi may magbibideo at may hahanga so, sa... So before, nagpa-practice pa lang kayo? Anong bintana to? Bintana ng reception sa tindahan. Sa tindahan, okay. And then? Yun yung kinanta namin yung having in near me. Siguro mga 6 a.m. siguro. Kasi, kasi pag wedding ng mga dun sa amin, mga 10 dapat. Ready na. Okay, so mga 6 a.m. nag-rehearse na kami. Okay, tapos ano nangyari? Paano nagkataon? Meron ba nag-video friend mo? Ba yung nag-video sa'yo? Hindi ko talaga kilala. Kasi natutulog sila at tulog na tulog. Kaya akala namin magagalit. Bigla na lang bumukas yung bintana. Ako naalata ko naman, pero ako Ay, baka magnanakaw. Bakit? Tapos, anong pagbukas yung bintana, nakita mo na parang may hawak ng cellphone? Hindi pa, tumingin. Hindi pa naisip na baka gagawin ka ng scandal or something. Kumakanta ni Lubaran. Okay, tapos, pagsilip na, Pagsilip, sige. Okay, pagsilip niya, nadala siya ng cellphone, tapos may video ka na noon that time. Hindi pa tumitingin pa sa amin. Parang like, nakita ko talaga sabihin niya, pag ganun. Yung parang kunwari bintana. Isang bintana. Yung parang gano'n. Okay, tapos? Bintana. Ikaw patay kilit na to. Yes. Tapos lumabas. Wait. Ulitin natin sa kanya. Parang intention niya na parang mag, ano na siya talaga, mag-video. Sinadya na siya pinaulit. As in, yung anak niya nagising, akala lang din namin talaga yung magagalit. Teacher yung nag-video sa amin. Teacher ng high school. So lumabas, sabi niya, ulitin niyo, pwede ba? Kasi videoan natin, kasi mali niyo. Baka pumutok. Ah, okay. Baka mag-viral. Okay, tapos, okay. After mag-viral, why? After mag-viral, sige, mag-viral. No problem. No putok na. Okay, so eto, after mag-viral sa YouTube, hindi ba sabi mo, hindi mo pa talaga alam. As in, wala ko. Wala idea or anything that na meron talagang in-upload na video. Wala talaga ako alam sa viral na. Ah, okay. So umabot ba sa ilang views lang sa YouTube? Yung original na nag-upload, umabot 6 million yung upload. Ah, marami. Sa Facebook naman, nasa 10 plus. Pero sa YouTube dati, nasa 10 million. Ay, sobrang dami pala. Ibig sabihin, ang dami na nakapanood nito. Worldwide. Kasi kung umabot yung followers ko dati, kasi dalawa na yung followers, yung Facebook ko na hack. Okay, bakit? So, ewan ko. Okay. Anyway, tapos, yung first na, as in Facebook ko talaga, paglabas ng video ko, nasa 200 plus yung followers ko. 200,000. So, gumawa ako ng parati ng, kasi natutunan ako sa social media. So, hindi ko pa alam yung YouTube. So, nag-upload ako ng kanta sa Facebook. Yes. So, na-warningan ako ng Facebook na first na copyrights, bawal. So, wala. So, hindi ko pa pinansin kasi, as in, wala pa talaga. Nag-upload ulit ako. Hanggang sa umabot sa pangatlo, sabi ni Facebook, wanted ka na sa Facebook.
Kasi matigas ang ulo mo, parang gano'n. Sige, right after yun na mag-viral, linawin natin, after mag-viral ng video nito, parang natuto ka na na parang, sige, pwede ako mag-Facebook. Natuto na ako. So, ang tendency mo, parang ang naisip mo, mag-upload ka, parang mag-upload ka. Yes, parang gano'n. And then, after naman ng pag-upload mo, pagka-viral ng video mo, ano yung mga offers na dumating sa'yo? Marami na punta ako sa unang hearing, Jessica Soho, maraming napunta ng mga... Tsaka international, ng mga nag-invite sa'yo. Meron namang international, pero... Hindi na talaga, di ba? Yun talaga. Well, ito sa mga katingang natin, yung pinag-pintuhan natin, kasi it's about yung mga friendship natin, na mga bago pa lang sa pag-viral ng video, yung mga feeling nila, wala na silang hope pagdating sa pag-upload ng video. Minsan kasi, hindi mo inaasahan, yun na pa lang pagkanta mo ng simple tulad mo, di ba? Kakanta ka lang sa isang kasal, tapos bigla ka na lang naging viral. So, after nito, pasok tayo sa The Clash. So, paano mo naman naisip na, sige, mag-join ako dito sa The Clash para mas ma-showcase ko lahat ng talent. Okay, so, total, DJ, napag-usapin naman natin, di ba? Sige. Mulaan ko na. Ganito kasi nangyari. Diyan. Tinanong ko, guard, saan po ba yung kuwala ng passport dito? Passport? Oo. Pledge. Sabi niya, kumaliwa ka dito, kaliwa mo, kumanan ka. Pag kanan mo, kanan ka ulit. Makita ko na yung... Pila. The Clash Nation, di pala passport yun eh. Guard! So, ito so, totoo to ha? Kayo. Anong nangyari sa audition mo ng The Clash? Saka na ulit yung joke lang siya. Kasi, passport, dapat sa DFA. So mag-a-apply ka ng passport. Apply ka ng passport. Ano ba ang focus mo? Saan ang punta mo? Anong address na pinuntahan mo? Yung address, nasa SM Davao ko. Ah, SM Davao. SM Davao. Okay. So, sabi ko, guard, saan po ba yung daanan po dito? Kasi naka-ano na ako, nakapabook nga ako ng parang... Parang appointment. Appointment na ako. Okay. So, saan po yung appointment dito ng passport? Sabi niya, parang... Sabi niya, doon ka dito ka dumaan sa kaliwa. Tapos pag kaliwa mo kumanan ka, may ganitong nagdaanan doon. Ay, ganitong daan. So, sabi ko, saan kaya ako dito? So, napunta ako doon sa right. Sabi ko, bakit? May The Clash audition dito kasi ayaw ko na talaga kumanta kasi nag-give up na ako. Parang, okay, gusto ko yung malaman namin. At tapos, after nun. Tapos, okay, sige, sabi ko, ayaw ko nang kumanta pero nakita pa rin ako ng ganito nga na. It's a sign na talagang para sa iyo yung pagkanta. So, nung nakita mo yung The Clash, nalimutan mo na kasi kasunod yung passport mo. As in, kinalimutan ko na yung, ay, yung pambayad ko sa ano ko. Yung para sa passport ko, ko bahala ka na. Yung passport mo, rush or yung regular lang? Rush na niya kasi. Rush siya. 1-5 yun eh. Okay, tapos mo ka niya niya. Tapos, sabi ko, kailangan kong gawin to. As in, kaya wala ako yung photo talaga yung 4 times. Wala ako noon. 4x4. Ano yung 4x4? Ba 2x2, 1x1, mga ganun? Oo, 4x4. Basta yung mga picture. Basta yun na yun. Tapos, ayun. Sabi ko, wala talaga ako, sabi ko sa staff, sabi ko, sir, pwede po ba ako sumali kahit na wala akong mga dalang requirements. Bakit? Sabi niya, ito, ang dala ko lang po yung -1 sa cellphone ko, nag-download ako agad sa YouTube, talaga, nakita ko. Tapos sabi ko, ayun, oh sige, pwede na yan, basta after ng bigay mo sa amin agad. Pag audition ko, siguro ako yung mga malapit na matapos. Pag audition ko, na-interview agad ako. Okay, right after ng... Kinuha, nahila ako. Hello! Pag-interview sa akin. Okay, pag hinila ka, para ka agad sa interview naman. Para agad sa interview. Parang VTR na. Kasi, ayaw nila maniwala. Yung first audition ko, nag-one more yung tao kasi ayaw nila maniwala yung Filipino ako. Sabi okay. Okay. So, itong audition na ayaw nila maniwala. Ayaw nila maniwala. Parang katimbre mo yung original talaga na singer ng band. Sabi niyo, may lahi ka ba? Sabi ko, wala po. Wala. Magpapalahi pa lang. Okay, sige. Sige, ito. After mo doon ng interview, ano naman yung naging proseso niya? After nun, sabi, okay, tapos na sa interview, so, ang dami pong ginawa, kasing gabi na akong nakauwi. So, after nun, tatawagan ka na lang. Yan, nakagawa yung mga callback. Nabiktima na ba kayo nang tinawagan ng, yung mga ganun, yung, sabi, tatawagan ka.
Umabot ng ilan. Tung wala pa rin, diba? Sakit. Nag-tayo niyan. Pero after a month, tapos it, after a month, nakatanggap ako ng tawag and text messages na, ano nakalagay doon? Congratulations, Joe Madalita, because you made it to the top of the class, ganun-ganun. Okay, so after no, talagang nag-ano ka na, nag-try ka na talaga na mag-practice ng mga songs. So, ano yung preparation mo? Kasi the time na tinext ka nila or yung tinawagan ka nila, napasok ka nila, paano ka nag-ready sa mga songs na kakantahin mo sa show? I mean, ko talaga, hindi, wala akong na-prepare talaga. Kasi kahit ano? Kahit ano. Okay. So, kinanta ko yung closer ni yung Chainsmoker. Hindi yung pang contest. Kasi po ako talaga, hindi ako mahilig bumirit. Okay. So, ito naman yung kwento. Maliban dyan sa pinag-kwento ka na natukos sa The Class, so punta tayo. So, sinabi mo kanina na may hint ka, sinabi na malapit ka na, kiniba ko na talaga ang pagkanta. Ano ba nangyari? Ginibak ko na siya kasi parang ay, give up ko na siya kasi parang nakakapagod na rin talaga na wala nang guys, huwag niyo ako sabihin umiyak, please. Ay! Ano nangyari? Anong ikikwento mo sa akin? Ibahagi mo sa akin kung ano ang totoong nangyari noong mga panahon na gusto mo lang bumitaw sa pagkanta. Kasi ganito kasi nangyari dyan eh. May nagsabi sa na parang stop ko na din yung mag-aawit ko kasi wala akong patutunguhan. Parang ganun. Bravo. Sinunod ko naman. Tang ako, di ba? Ito. Sabi mo sa akin kanina, ang talent talaga ni Joe, mga kaligan, is hindi pagkanta. Yeah. Ang number one na talent niya talaga is pagsasayaw. Sasayaw. So, paano yung transition from pagsasayaw going sa pagkanta? Anong nangyari dito? Sobrang hirap. Sobrang hirap. Kasi yung mga barkada ko talaga, sabi niya, bro, please naman, huwag mo kaming iwan. Yes. So, nagkawatak-watak na kami. Because of you. Hindi naman, kasi marami na rin umalis. Kasi, sabi mo na sasayaw ka. So ito yung una mong na-discover na talent mo. Paano mo na-discover na pwede ka palang kumanta? Nung iniaya na ako ng mga friends ko na lumabas. Okay. Tapos, kumanta kami sa may, bro, parang kumanta muna tayo dito sa may karaoke. Sabi ko, sige ba? Tapos ako nag-cellphone lang, bigla na lang, hindi ko sinabi yung faithfully na kantayin. Pero yun yung tinight kasi kakantay nung barkada ko. Sabi niya, ikaw nga bro, kasi parang feeling ko, parang ganito-ganyan. Yeah. Parang sabi ko, sige, bigyan niyo sa akin yan. Talo na naman tayo palagi sa sayawa, kasi kakanta ako. Pagkanta ko, wala pa ako sa sayawa, parang di pa. Pero parang wala pang pronunciation talaga na parang. Wala, kasi nasa tono lang siya, pero yun na. Wala yung mga nakatanggap ako ng sapak eh. Parang ganyan. Bro, magaling ka pala sa ganyan, kumanta. Sabi ko, nga no, sabi ko marunong ako. Marunong ako kumanta. Isa pa nga. Yung parang ganyan. Okay. Kasi na-amaze ka. Siguro, before, hindi mo tinatry yung pagkanta. Talagang ang ginagawa mo lang, para sa safe zone ka lang na parang, sige, dito lang sa pagsasayaw ko sa marami kayo, di ba? Para sa'yo, ano ang difference ng isang dancer sa isang singer? Bukod saan dun sa ginagawa, so ano yung feeling? Ano yung pagkakaiba niya? Feeling ko mas mahirap talaga yung kumanta. Kasi sa vocal mo talaga, kung di mo alam paano gamitin, parang nakakapagod. Sa sayo naman, ang iniingatan lang yung mga injury ka. Okay. Pero nakaka-okay naman siya sa health mode kasi yung sayaw. Pero yung yung boses, kailangan talaga mag-workout para doon. So, the time na nalaman mo na parang sige, meron akong talent sa pagkanta, paano mo win-workout? Paano mo sabi mo nga, hindi ko pa masyado, parang nasa tono pa lang. Paano mo na-practice na ito na muna ang focus ko yung pagkanta? Araw-araw mo kumakanta? Hindi ako, hindi naman araw-araw kumakanta. Pero kasi nagpakapalmukha na ako na parang sasali ako sa mga contest. Okay, mga amateur. Hindi amateur, school lang. School. Kasi takot ako matalo. So, pag natalo ako, parang lahat ko naisip na, parang wala akong kwenta, hindi ako marunong, parang ganun. So masali ako, nasa na-regional ako. Okay. Na-regional ako sa amin. Kasi nanalo ako sa mga araw ng wika, mga ganun. Kumakasin, nagsiserenade ako ng mga mutsyan ng school. Yung mga pageant. Mga ganun. Tapos, sabi mo, ito'y balik natin yung kaninang kwento mo, na parang
ayaw mo nang kumanta. To think na nananalo ka. Mm-hmm. Paano dumating sa point na parang ayaw mo nang kumanta talaga? paano mo naisip na bakit? Bakit at paano mo naisip na hindi ka nakakanta, ayaw mo nang kumanta, nananalo ka naman? Dun sa original, kasi yun na talaga yung kumbaga yung pinaka-big na parang nasa iyan ko. Kasi sa dami-dami kong mga kalaban, puro babae. Ako lang yung nag-iisang lalaki, sabi ko, naging babae na lang kaya ako. Okay, paano yung doll? Nanalo ka? Original? Hindi ako nanalo kahit second, third, fourth, so yun yung naging reason mo para kumayaw? Yun yung naging reason. So tapos, yun, binuli ako sa school. Ano sinabi sa'yo sa school mo? Yun. Wala, di mo pinaglaban yung school natin. Ang tanga-tanga mo, parang gano'n. Sinasabi nila yun. Anong pangalan ng school mo na yan? Okay. Tapos lumabas na lumabas na yung kulot ka, maitim, salot ka, di ka marunong kumanta, di mo pinaglaban yung school. Eh, parang ako, kasalanan ko pa yun. Parang, pasalabot pa nga ngayon, nirepresent ako yung school. Parang, utang na loob ng school mo. Well, charot lang mo. Paano naman bumalik? Ito, dahil nga nag-give up ka na, paano bumalik na? Sige na, ito na, laban na ako ulit sa pagkanta. Covers lang ako ng covers. Cover song, gano'n lang. Ah, ito, pumasok na yung viral video. Hindi pa. Tapos na yung viral video dyan. Okay. Tapos na yung viral video. Nasusundan ko na yung kwento mo na parang babalik yung pagkanta tapos ayaw mo na ulit. Tapos ito na yung The Clash na naging nag-open sa'yo. Okay, right after naman yung The Clash, ano yung changes na nangyari sa buhay mo? Maraming change. Pumuti na ako konti. Okay! O sige, tapos. Okay, sige. Alam naman natin kung nagkagalito ako, matamas na yung ilong ko. Okay. So after... Maliligo na ako araw-araw. Maliligo mo na araw-araw kung mabuti ka na. Unlike before, hindi ka masyado naliligo. Charot lang, naliligo naman ako araw-araw. Ito, maniwala ko sila. Okay, sige. Ganito nangyari. After ng The Clash, meron bang nagpapapicture sa'yo? Meron nagpapapicture sa akin. Meron ding nananakit sa akin. Meron nananakit sa'yo. Charot lang. Diyan, may tanong ako sa'yo. Single ka ba? Oh, may girlfriend ka pa, John? Di ko masasabi na single ako, hindi ko rin masasabi na ano. Basta ano lang. In-between. It's complicated, it's you know? It's complicated. Yeah. Pwento mo sa akin, parang naging complicated yan. Apo, ay, next topic tayo. Nakalala mo yung ano? Hindi. Yung parang, yung ano? Ay, ano? Wala naman. Ang dami din mo, Timo. Wala naman, nakasulit. Ayun, we love you, Joe. Ang bango niya sa personal. Naamoy niya yung bunganga ko. Naamoy niya. Mapangula. Okay. O, sige. John, wait. Mamaya ako nang tatanong sa iyo, ah. Hindi. Mamaya ako na babalikan. Babalikan pa ba? Dapat di na binabalikan yung dati. Ayun, ah, sige. Hindi na kami usapan. Sige.